Pasigenyo, magandang araw. Naglunsad ang ACA Federation and General Assembly sa Stella Maris Covered Court, Barangay Maybunga. Ito'y kabilang sa pagdiriwang ng ACA Federation ngayong taon. Ito'y kabilang sa 12 years anniversary ng ACA Federation ngayong taon. Sinabi ni ACA Federation Eldin Rojero Saboco, na target nilang malaman ng mga programa na ibababa ng mga opisyal ng bawat AKAP sa bawat barangay. Dagdag pa rito, ito na nga ang hakbang nila para kamustahin ang ilang mga persons with disabilities o PWD sa bawat barangay. Binigyan diin pa ni President Saboco, isasagawa nilang General Assembly sa bawat barangay upang malaman ang mga iminumungkahing programa ng mga opisyal. Nabatid na abot sa mahigit 1,000 PWD ang miyembro ng AKAP Maybunga Chapter. At maya-maya lamang ay makakapanayam po natin ang presidente ng AKAP Federation. Okay. Kahit po may mga nakapila na dahil... At sa ngayon, ilang mga PWD na ang nagtungo dito sa Stella Marisa Covered Court. Sa ngayon ay makakapanayam po natin ang presidente po ng AKAP Federation. Magandang umaga. Yes ma'am, magandang umaga ay News Pasig. Ayan sir, bakit pa tayo nagsasagawa ng mga General Assembly? Itong General Assembly na sinasagawa namin ay bilang parte pa rin ng aming celebration ng 12th taon ng anibersaryo ng AKAPED. At isa to sa paraan namin na malaman namin na ang aming kapwa presidente sa AKAPED ay naibabababa ng tama yung mga programa na napag-uusapan, napagpaplanuhan namin ng AKAP Federation. Sa ngayon, sa AKAP Maybunga tayo na siyang naging kauna-unahan dito sa aming gagawing programa. Mamaya, magpe-present ang presidente ng AKAP Maybunga na si Presleo Glodo ng kanilang mga achievement sa nagawa nila dito sa Maybunga, sa Barangay Maybunga. Kaya yun po yung dahilan kung bakit meron kami mga ganito, kundi kamustahin yung mga miyembro ng AKAPED, dahil sa bawat association, dyan namin nakikita yung ano yung dapat na programa na para sa amin. Dahil tulad nga ng ginagawa ng ating Mayor Bico, mula sa mga CSO, boses ng CSO, ganun din ang aming hanay. Dahil pakinggan namin ano yung mga programa na para sa kanila. Ayun po. Ayun sir, sa ngayon ba sir, may mga ibinabana ba tayo na malalaking programa? Sa ngayong taon naman ay ang programa ng bawat barangay ay sila ang nag-execute nito. Sa part naman ng AKAPED, ang programa naming nakaano po ngayon ay pagpaplano nga yung sa AIP. But yung AIP, yung annual investment planning na gagawin namin para maipresent sa o maipasa sa tanggapan ng Person with Disability Affairs Office o ng PIDAW, para makonsolidate namin. Kaya isa to sa part namin na ano ba talaga yung mga programang angkop? Kasi bilang mga presidente, opo, may mga concern kami. Pero iba pa rin kasi yung manggagaling yung program na ang boses o ang magsasalita ay galing sa kanila. Opo, dahil iba-ibang barangay, iba-ibang miyembro. Mapagsasama yun, makakagawa talaga ng isang malaking programa para sa sektor. Ayan po. Maraming salamat po, President. Thank you po. Magmensahe po or pasalamatan. Ayan po, unang-una nagpapasalamat kami ay News Pasig sa walang sawa ninyo suporta sa pag-cover ng mga programa ng Person with Disability, kay Ma'am Luan Peñano, sa inyo ma'am, kay sir. Maraming salamat sa inyo. Siyempre sa ating lokal na pamahalaan na talagang laging nakasuporta sa atin, kay Mayor Bico, kay Vice Mayor Rudolph Jaworski at sa buong City Council. Siyempre of course, andyan din ang ating Congressman Roman Romulo na talagang pag sinabing person with disability sa Pasig, sinusuportahan ng ating mga lokal na pamahalaan. At lalong higit din ng ating mga barangay captain, lalo na sa ngayon sa pangunguna ni Cap Barong Alvarez ng Barangay Maybunga. Cap, maraming salamat sa inyo sa mga suporta ng mga binibigay niyo po sa mga person with disability ng Barangay Maybunga. And maraming salamat po. Thank you ma'am. Maraming salamat po. At samantala, sinabi nga kanina sa ating panayama ni President
ACA Federation LD Rojero sa Boko na target nga nilang kamustahin ang mga ilang pang mga kababayan natin PWD na ibababa nilang programa upang malaman kung o kamustahin ang mga ito kaugnay nga sa kanilang programa o proyekto na ilulunsad sa bawat barangay. Samantala maya-maya na makahanap tayo na makakapanood. Hello po ma, magandang araw po. Bakit po tayo nandito sa General Assembly? Makikinig sa meeting kung anong pagmi-meetingan po ng may AKAP. May mga inaasahan po ba tayong programa na kailangan iyon sa AKAP Federation? Hindi ko po alam. Rosemary. Maraming salamat po, Ma'am Rosemary. Thank you po. Hello po, ma'am. Magandang araw po. May mga inaasahan po ba tayong programa na dapat iyon sa AKAP Federation? Mayroon din naman siguro po. Ano po ito, ma'am? Hindi ko pa po alam eh. Hindi niyo po. Sa ngayon, hindi niyo po. Alalala po tayo, ma'am. Irene Raut-Raut po. Maraming salamat po. Sa ngayon ay sinisimula na ang General Assembly ng PWD o ACA Federation para na lamang malaman ang kanilang mga programa at kaugnay dyan ay ibababa na rin ito ng ACA Federation ang kanilang mga programa sa bawat barangay. Isinasagawa nga ang ganitong programa sa Stella Maris Covered Court upang malaman ng ACA Federation President ang programa na dapat ibaba ng Stella Maris o may buong ACA chapter para na rin sa ikakaunlad ng bawat persons with disabilities. At yan lamang detalye ng balita mula po rito sa Barangay May Bunga. Ako po si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.